Ilang segundo pa'y muling lumapit sa kanila si Aling Pasing dahil ang paborito niyang pulutan at chicharon. Nilatag ito ng matanda sa mesa at tumupo sa bakanting silya sa tabi ni Dylan. Naglahat si Aling Pasing ng kamay na agad namang magalang tinanggap ni Dylan. "My name is Pasing." Pagpapakilala ng matanda rito. "Dylan." Walang kahiyayang tinitigan ni Aling Pasing ang mukha ni Dylan. Halata sa kanyang mukhang pagsangayon at pagkamangha sa nakikita. "You're so handsome." "Oh, thank you." Kumista pa mga mata ni Dylan na parabang nahanap ito nakakatawa sa sitwasyon. "Is your father single?" Walang kagatol-gatol at tiritsang samit ng matanda. Nanliit ang mga mata ni Dylan samantalang napahirap naman si Tala sa tapat ng dalawa. Kilalang-kilala niya si Aling Pasing at ang mga galawang ganito ng matanda. "I'm afraid not." Pinilitik ng matanda ang dila. Tuluyan na nitong inilid ang katawan para komportabing mahirap ang sarili kay Dylan. "What about your uncle?" Pagbabago nito ng taktika. Napakunot nung si Dylan at pinasadahan si Tala ng tingin. Parang inuutusan siya ng mga mata nitong isalba siya. Naghibit balikat lang si Tala. Gumisit pinagpatuloy ang pag-inom. Ibinilek na Dylan ang atensyon sa matanda na matiyagang naghihintay pa rin sa sagot niya. "My uncle?" Pagkaklaro ni Dylan. "Yes, yes." Paulit-ulit ang ginawang pagtango ni Aling Pasing. "Well, he is gay." Pahayag ni Dylan sabay kamot sa kanyang baba. "But he is happily married to his partner." "Ay, buod siya. Like the ex-boyfriend of Tala, he is gay also." Lumakas ang boses ni Aling Pasing dahil siguro sa pagiging desmayado. Nasamid naman si Tala sa iniinom na lambanog. Mabilis si binaling Dylan ang tingin nito sa kanya. Naubos siya sa kahiyan habang patarantang pinapahiran ang bibig gamit ng kamay. "Tala and her boyfriend always come here. I tell her the boyfriend is so very neat, looks gay." Pagpapatuloy ni Aling Pasing. Wala yata itong balak tumigil. Pasadya siyang buhong mamakuha ang atensya ng matanda at tanglingan siya nito isa ka pa rin nagsalita si Tala. "Tawag na ho kayo ng asawa niyong si Mang Tomas." Pagsisinungaling na, ma-dispatch siya lamang ito. Matalas sa tingin man ang pinukol niya sa matanda, hindi pa rin ito nakuha ang pinaparating niya. Sa halip, gumisi pa ito at nilingon ulit sa Dylan. "Talk to you later, Dev-Dev." Paalam pa nito sabay tayo. Nang makalis si Aling Pasing, hindi niya maiangat ang tingin mula sa bottle ng banog dahil sa matinding kahihiyan na nararamdaman para sa sarili. Ni hindi mabawi ang alingangon ng ingay sa paligid na may kaasiwang katahimikan sa pagitan ng Dylan. Ilang segundo pa'y una nitong binasag ang katahimikan. "Are you okay?" Tanong nito sa mababang boses. "Yes, I'm fine." Nanatili pa rin na kayo ko si Tala. Hindi alam kung paano titingnan ng lalaki. "Tala?" Dilig niya ang pag-aalala sa boses nito. Hindi niya maintindihan kung dahil ba sa tono ng boses nito na may lambot ang bawat bigkas at dahil baka lasing na siguro siya. Unti-unti niyang inangat ang tingin at tagasalita gamit ang basag na boses. "I'm not fine. I'm just so tired. I'm tired of being laughed at because my ex-boyfriend is gay. I'm tired of my job because of this kind so act like I'm just their mere servant and belittle me. I'm tired of doing all this extra work just to earn money. And I know I'm doing all these things for my family. But sometimes I'm just so fucking tired." Umahango siya matapos sabihin ng mga iyon. First time niya yata makapaglabas ang nararamdaman. Hindi nakapagsalita si Dylan ng ilang minuto. Pinagbasan lang siya nito habang siya naman nakapangalumbaba na sa kinaupuan. Napunyan rin mukhang hindi nito alam ang susunod na gagawin. "I'm sorry for that outburst. I'm just probably drunk." Tumayo si Talat sa isang iglap, medyo nawala ng balanse. Nang pinagbasan niyang paligid, bigla siyang nalula. Napaisip tuloy siya kung liminindol na naman. Hindi yan ang malayo na humahakbang na pala si Dylan palapit sa kanya. Hinawakan ang braso niya dahilan para mapatay ang mga balahibo ni Tala sa balikat. Dahil sa rapid delay talaga namang naamoy niyang lalaki. Mabangong aftershave na ginagamit ito. Lakas makalalaki. Yung tipong mapapayakap ka na lang na mahigpit. Amoy na amoy. "Are you sniffing me?" Biglang tanong nito sa kanya. Napatingala siya at nasalipan ang pagiti ni Dylan. Lumakas ang kabog sa dibdib niya. Narinig niya kaya ito? "Come on, I'll take you home." Balay na untag ni Dylan. Tumungo na lang siya tagbabaya sa kanyaya nito. Inalalayan siya nito na maglalakad habang pagiwang-gewang siya sa daan. Pagkalapit na sasakyan nito, agad binaksan ng driver ang pinto nito. "Her home." Wika ni Dylan sa driver na makapo na sila sa loob. Pagkatapos doon nahulog siya sa kawalan. Parang dinidrill ang ulo. Ito ang pakiramdam ni Tala na magising sa alas 9 ng umaga. Bumangon mula sa kama at pumunta sa maliit na kusina para uminom ng tubig. Habang nilalagok niya isang baso ng tubig, marain niya namang hinihilot ang kanyang noo. Sinubukan niyang alalahanin ng mga pangyayari kagabi. Tinatanong ang sarili kung may kabaliwan na naman ba siyang nagawa.
Nagsalin ulit siya ng tubig sa baso para mag-gurgle. Sa isang iglap, pabilis niyang naibugan tubig na nasa bibig nang bumalik sa kanyang lahat. Sumagi sa isip niya ang mga binitaw niyang salita kay Dylan Smith. Napatiris siya sa gulat nang biglang tumarog ang kanyang cellphone. Napa-full volume niya kasi ang ringtone nito. Agad bumalik ng kwarto matapos nilagay ang basa sa lababo at kinuha ang cellphone sa gilid ng kama. Betsin, malapit na ako sa inyo. Ani Mela, sa kabilang linya. Natigilan siya dahil sa kanitohan. Ha? Bakit? Eh di ba nagkasundo tayo nung nakarang linggo na sabay mamimili ng costume para sa Halloween party ng kumpanya bukas ng gabi? Huwag mo sabihin nakalimutan mo. Eh kasi, open up! Sigaw ni Mela na para bang malapit lang ito. Bahagya siyang napaigtad sa kanyang kinatatayuan nang marinig ng malakas sa katok sa pinto. Mabilis niyang sinantabi ang cellphone na hawak at binuksan ang pinto. Tumambad sa kanyang nakangusong si Mela. Bihis na bihis sa kanyang green blouse at skater skirt. Samantala nakasuot pa siya ng puting t-shirt na may butas pa sa bandang tiyan at jersey shorts na dapat sana'y kulay puti. Kaya lang nagbisto ng rainbow dahil nalahalo niya sa dekolor. Hay naku, sinasabi ko na nga ba eh. Pumasok na si Mela. Ngunit agad din itong lumiko pabalik sa harapan niya at ibinaling ang atensyon sa kanya. Ba't may lambanog ka? Sinong kalambanog mo? May pagdududa sa mga mata ni Mela. Wala. Ako lang mag-isa. Tumikimt at napahawak sa bewang. At kailan ka pa naglambanog mag-isa, Aber? Gagabi. Hindi malang kumarap si Tala sa kabila ng kasinungaling niyang sinabi. Nagtaas si Mela ng isang kilay. Halatang hindi to kumbinsido sa sinabi ni Tala. Akala ko ba wala tayong secret sa isa't isa? Napahagat siya sa kanyang ibabang lami. Nakalimutan niyang kilalang kilala pala siya nitong best friend niya. Nangapa siya sa dilim ng sasabihin. Ano kasi? Sa huli, ay napabuntuhan niya na lamang siya. Oo na, may kalambanog ako. Bigla itong tumili ng malakas sabay nuntag. Halos umanog ang buong bahay. Sino? Sigurado kong lalaki dahil hindi ka naman naglalambanog pag babae ang kasama mo ah. Si Kevin ng chat support. Madulas na tagon ni Tala with matching fingers cross sa likod. Natigil si Mel at nangasimang mukha. Si Kevin? Yung may sukang puti? Sigurado ka ba? Oo. Nanliit ang mata ng kaibigan niya. Akala ko ba ayaw mo sa kanya? Di ba nga binasad mo na yon? Nagbagong isip ko eh. Nagde-deodorant na kasi siya. Nagtaas si Mel ng isang kilay habang hinihimas ang kanyang baba. Parang may something. Marahan itong sinabi. Hindi pa rin siya nilulubayan sa mapanong dudang tingin. Ano? Sige na, maliligo na ako na makasirita tayo. Hindi niya nahinintay pang reaksyon ng kaibigan. Tinilikuran na to para magtungo sa kwarto. Matapos magligo, nagbihisa rin siya. Sinuot ang kulay dilaw na bestida ang nabili sa divisoria. Nagblower muna ng mahaba niyang buhok at pagkatapos sinirintas ito. Dahil sigurado na siyang handang-handa na siya. Ang hilig-hilig mo talaga sa kulay dilaw? Umamin ka nga, minion ka ba? Bungad nito sa kanya. Tumawa na lang siya at nilapitan ang surak na nasa gilid ng pintuan. Puting sneakers ang sinuot nito. Kinuha ang sling bag na kasabit sa pako malapit sa salamin. Nilingon niya si Mel at gumisi. Gora? Isang beses itong tumango. Gora Bells. Dahil sa mainit ang panahon, nagpa siya na lang si Mel na sumakay ng taxi. Napakarami naman talagang tao sa divisoria. Halata rin kadalasan na mimili man ang costume sa Halloween. Ilang oras na rin silang nandito. Ito na talagang para sa akin. Pangwalong sabi nito ni Mela habang pinagmamasa ng sarili sa harap ng malaking salamin. Wala sa sarili niyang hinimas-himas ang tere ng kortina habang nakamasid lang sa kaibigan. Which daw kasi ang gusto nito? Bakit wala ka pang napipili, girl? Patuloy lang itong pinagmamasa ng sarili sa harap ng salamin. Wala ako nagustuhan eh. Tumatakbo sa isipan niya kung paano haharapin muli si Dylan Smith. Nakakaya naman kasi ang ginawa niya kagabi. Natigil bigla si Mela. Lumingon at napahawak sa bewang. O baka naman may parsusupresa ka na namang costume kagaya na nakaraang taon. Pagbabintang nito, napangiti siya ng malalang costume na noon na isang malaking kalabasa. Buwis buhay talaga, hindi na siya makahinga. Ngunit sa huli siya ang tinanghal na best in costume with 3,000 kashi. Kaya kaira lang. Wala, huwag kang mag-aral at makakahanap din ako. Fine, pero hindi tayo uwi nang wala ka pang napipili na costume ha. Bukas na kaya ang party. Bumuntong hininga siya. Hindi ba pwedeng pumunta na lang ako nun sa party na walang costume, kundi sarili ko lang? Costume na yun. Ano kayang costume ni Asin? Tingin mo? Mukhang naglakbay na naman ang isipan ni Mela sa kakompetensya. Aba ewan ko, sabi ni Tala. Baka bongga talaga kasi nga, di ba? Ang tagal din ang pinagmamayabang yun, magmula pa ng pista ng itim na Nazareno. Natahimik ang kaibigan niya at napaisip. Kinabahan siya dahil alam niya na talagang takbo ng utak ng kaibigan.
Milaynta, last mo na talaga yan ha. Maging kontento ka na at wala ka na iba pang mahahanap. Saan ni Tala? Gayan din ang sinabi ko sa ex ko. Pero hindi pa rin nagkontento at naghanap pa rin ng iba. Paborong na pagkakasabi nito. Ay, ano ba yan? May pahugot eh. At saka wag kang gumayon sa ex mo. You are a better person than he can ever be. Yan ang sinabi mo noon. Pangasar niya rito. Huwag mo na nga lang ibalik. Tapos na nga, diba? Inis na sabi nito. At saka sinong Pasko? Kinaadikan mong kay drama? Ibabalik ng paulit-ulit? Oo na. Eto, sasakyan mo. Thank you for calling Global Bank. This is Tala. How can I help? Madulas niyang bungad sa caller na sa kabilang linya. Panghuling caller niya bagong lunch break niya sa trabaho na kahit gabi, lunch break pa rin ang tawag. Siyempre, literal na lang ginagawang araw ang gabi dahil sa pagkakaiba ng time zone. Hi Tala, my girlfriend just broke up with me. What shall I do? Pagbungad ng lalaking caller niya gamit ng mga yak-yak na boses sa kabilang linya. Hindi ho ako DJ sa radyo. What did you say? Halos mapatampal siya sa mukha. I mean, did you do something wrong to upset her? Well, I just went out with my friends. What's wrong with that? So what do you want to do on your account, sir? Oh, yes. Bagya itong kumalma. I would like to have a balance inquiry. Sir, let me go ahead and check that balance for you. Can I have your account number? It's 555555. Nox, pang sardines lang ah. Bulong niya. I'm sorry, what? Nothing, sir. Can I have your full name, please? It's Sean Mendez. Nahinto siya sa pagtitipas sa keyboard. Nagtaas ang isang kilay. Oh, na, it's Peter Carl Waka Waka. Mahinang tawin ng lalaking caller. Eh? Ha? Dinig niya ang kaguluhan sa tono ng pananilita nito. Nothing. Mr. Waka Waka, you have $1 on your account. Damn! Is there anything I can help you with, sir? No, I'm good. Thanks. Okay again, thank you for banking with us. You have a good day. Matapos may iba ang telepono, nilingon niya si Mela. Hindi na siguro papasok dito si Dylan Smith. Hindi naman sa hinihintay niya ito pero mas nag-iingat lang siya upang hindi ito makasalubong. Kain na tayo? Ani Mela, nag-stretch siya para sa kinaupuan nito. Tumayo na rin siya sa cubicle. Napatindig siya sa silya. Kaya naman naglakad na sila patungo sa cafeteria. Na makarating sila sa cafeteria, umorder na sila ng pagkain. Ilan lang ang empleyadong kumakain. Matapos sila mag-order, naupo na sila katabi ni Cheryl na patapos na rin. Do you girls already have costumes for tomorrow's event? Tanong ni Lay habang inunguyang patatas ito. Kung hindi naman patatas na luto, ay potato chips naman ang nilalanta ka nito. I have. Napaka-bongga. This time ako lang mananalo at hindi si Betchin. Pagmamayabang ni Cheryl na si Tala naman ang pinapuntirya. Napairap siya sa tapat ni Cheryl. Bakit? Ano bang costume mo? Sexing vampira. Narinig ko kasi si John kausap si Perry kahapon sa may hallway. Sabi niya magiging vampira daw siya. Eh di parang kami ni Edward at Bella? Matari ang tugon ni Cheryl with matching dreamy look pa. Alam mo asin, bakit di ka na lang maglamok? Mas bagay sa iyon. Mahilig ka kasing sumipsip. Patutsyado naman ni Mela na napahagalpak sa grupo. Narulis ang gusto ni Cheryl at pinalingan si Mela. Mind your own fats, Melinda. At saka what about you? What's your costume ba? Which? At ikaw ang una kong igigisa sa kawali. Show me, Joker. Palatak naman ni Cheryl. Saka babalik na naman yung si John Smith sa New York kinabukasan. Kaya nga mas ipapabonggang Halloween party kasi parang pa-farewell party na rin sa kanya. Magbababango lang sa kanyang admin. Natahimik ang lahat at patuloy sa pagkain. Nakaramdam si Tala ng konting pagkadismaya. Siguro nga naging medyo close sila sa isa. Pero dahil lang naman yun sa alam niyang sekreto nito. Teka nga, close ba talaga sila o feeling close lang siya? Anak ng pinutakting kamyas? Biglang bulala si Mela habang nakatingala sa may lugaran niya. At doon bumungad sa kanya nakangiting ex-boyfriend niya na backlush. Tala, can we talk? Gwapo pa rin to. Matangos ang ilong nanuloy palagi niyang pinipisil. Kesa walang lips na ngay gumagalaw habang nagsasalita. Never expected to be here. Tala? Untag ng ex niya. Sorry, ano nga yun? Napapikit si Tala at napailing. Kasalukuyan sila nakaupo sa hiligan sa may lounge ng kumpanya. Matapos niya kasing mawala ng gala sa pagkain, pinagbigyan niyang lalaking kausapin niya. Nakamove on na siya. Ang sabi ko, sinubukan ko lang mag-apply dito, but I never expected to be accepted here. Matamis siya nitong initian na para mang wala itong nagawang kasalanan nung sila pa. Oh, paano nga pala yung computer shop mo? Tanong niya. Doon sila una nagkakilala. Customer siya nito noon dahil binaprint siyang paper sa cafe ng lalaki. Nag-hire lang ako ng makakatulong. Mahina kasi ang kita kaya't sayang din na extra work. Kailan ko rin.
tumango na lang si Tala, hindi na madugtong nagsasalita. Napasilap siya sa lilong suot niya. Ang bagal naman ng oras. Tala, I know what I did to you was unforgivable. I was just confused. Banayad itong sabi. Nagtagis ang bagang ni Tala. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Ngayon, klarong-klaro na ba? Talabo naman eh. Malambing nitong sambit. At talagang may lakas na upatong gamitin ang pet name nito sa kanya nung tanga pa siya nito dito sa karaan. Kung hindi lang dahil sa babasaging mesa na kapagit na sa kanila, baka sinugod at sinabunutan niya ng bakla. Alam mo, Philip, hindi naman ako nasaktan dahil bakla ka eh. Tanggap ko na ngayon yun. Matapang niyang sabi. Kahit pa nga makipagbanding ka kay Vice Ganda, nasaktan ako dahil nagpanggap ka na mahal mo ko. Hindi lang ako niloko mo nun kundi pati sarili mo. Napabuntong hininga si Philip. Nang mapuno niya na hindi nito nagsasalita, napagpa siya niyang umalis na. Aalis na ako, Philip. Paalam niya. Tala, please. Pag sumama nito, sabay hawak pa sa braso niya. Biglang natigil si Tala. Bumalik sa kanya lahat ng magagandang alaala nilang dalawa. Pilit niyang ibinok kami big, ngunit wala ni isang salita man ang lumabas sa kanya. Nanginginig siya sa galit. Is everything alright in there? Isang baritonong boses ang pumukaw sa diwa ni Tala. Napaigtad siya sa kinatatayuan kaya nabitawan ni Philip ang kanyang braso. Nininga ang lalaki ni salita sa likod at mabilis ang iiwas ang tingin na makitang si Dylan Smith ito. Nakapamulsa ito at kumunot ang noo habang palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Philip. Yes, I have to go. Hindi niya na hinintay pang tugon ni Dylan. Kumari pa siya papalayo at narinig pa niyang pagtawag ni Dylan sa kanya. Nahulog ang paa niya na mag-angat siya ng tingin. Nakita niya ang tatlong kaibigan. Pareha sa mga itong nakahalukip-kip habang nakatayo at nakailera sa karapan niya. Napatay mo ba? Seryosong tanong ni Mela. Kami nang bahalang mag-dispatch sa katawan. Dugtong naman ni Cheryl. We will be your alibi. You won't be caught. Ani Lay naman. Nangasim ang mukha ni Tala at sinaluduhan ng tatlo. Wag na. Kinonta ko na si Tulfo. Siya na raw ang bahala. Namilog ang mata ni Lay sabay singhap. Who is he? An assassin? Umismed si Cheryl at patabag na bumalik sa cubicle nito. Samantalang hindi na naman ni Mel ang kulat pa rin na kapatid, pabalik sa kinaupuan nito. Naiwan si Tala na medyo naging kalmado na. Sinimulan niya ng muling pagtanggap ng mga tawag. Hindi man siya magaling kumilates ang boyfriend, magaling naman siya sa trabaho. Mas mabuti pang trabaho, hindi ka iiwan at niloloko. At lalo-lalo na hindi nagiging bakla sa huli. Nasa kalagitan siya ng tawag nang biglang iniluwa ng pinto si Dylan. Mabilis niyang iniwas ang tingin at tagpanggap na hindi ito napapansin. Si Mero naman napatawid sa pagkakaupo. May katawagan mang customer sa kabilang linya, nagwapa rin itong pasimple pagsulyap kay Dylan. Tumayong balahibo ni Tala sa batok, nang maramdaman ng paghakbang nito na hindi may kakailang papalapit sa kanyang likuran. Pinigil ng paghinga habang hinintay na makalapit si Dylan. Saka na ako siya bumitaw at huminga ng maayos ang lagpasan siya nito at nagpatuloy sa paglalakad. Sakto rin namang wala siyang customer sa kabilang linya kaya wala siyang mapagkakabalahan. Sinundan niya ng tingin si Dylan. Bigla itong may tinitigan na kung anong bagay sa gilid ng monitor ni Lay. May I? Tanong ni Dylan sa mahabang boses. Sure, okay. Tarantang sagot ni Lay. Nanlaki ang mga mata niya na mapansin ang bagay na sinusuri ni Dylan habang hinahawakan to. Ang fountain pen niya. Where did you get this? Kuryosong tanong ni Dylan. Oh, that? My friend Tala gave it to me as a gift. She said some poor guy gave it to her. Nakangiting tugon ni Lay sabay paypay sa sarili gamit ang isang kamay. Bigla ay binaling ni Dylan ang tingin kay Tala. Hindi siya nakaiwas dahil nagasta siya sa kinaupuan. Kaya naman nagtama ang mga mata nilang dalawa. Para siyang nabulunan. Dismayado bang nakita niya sa mga mata nito? Ano nga ba ulit yung sinabi nito tungkol sa ballpen? At bakit ba wala pang customer na tumatawag sa kanya? I know I shouldn't have brought that in here, Mr. John Smith, because it's not allowed. I promise I won't do it again. Pagpapatuloy nila yung walang kamalay-malay sa tensyon sa paligid. Sa tensyon na lang siguro nila Dylan na makakaramdam o baka naman siya lang. It's just a pen. Mabilis ang pagtangong ginawa nila na pagsang-ayon talaga sa sinabi ni Dylan. Nag-iwas na lang siya ng tingin at tumarap sa computer. Pero bago pa niya gawin yon, nakita niya ang pagsauri ni Dylan sa fountain pen ito kay Lay. Dahil sa pagtalikod niya, hindi niya na nakita kung ano pa ang ginawa ni Dylan. Ang alam niya lang ilang minuto pa itong tumambay sa loob ng opisina. Pagkababa niya ng pangatlong tawag, sakto namang papalabas ni Dylan sa opisina. Humugot siya ng malayang mahininga. Ano naman kaya ang problema nun sa ballpen niya? Bakit pakiramdam niya hindi siya mapakali? Haru Diyos ko, nadagdagan pa yata ang problema niya. Multo, vampira, tik-tik, madre, white lady at sandamakpak na superheroes. Sila ang bumungad sa kanya pagpasok niya sa loob ng gusali. Day off niya sana ngayon pero pumasok na lang siya dahil sa most awaited Halloween party. Nagbabaka sakaling manalo sa pa-contest ng costumes para pantagdag kita.
Pumasok siya sa loob ng elevator para makarating sa 10th floor. Nakasabay niya sa pagsakay si Jon Snow at si Batman. Nag-usap ang dalawa at tumango na makita siya. Onyok, sama ka sa amin sa inuman mamaya, ha? Pag-iimbita na Jon Snow, sabay pangungulangot. Sure bro, na maka-score naman ako kay April. Tugon ni Batman habang pakamot-kamot sa pet. Napailing na lang si Tala sa sulok. Ilang sandali, pumasok si Valak. Nakasot ng red heels at talatang may kausap sa cellphone. Kasi nga, wala akong datong. Na-scam nga ako ng putsang sisiw na yun eh. Sabi nito sa kausap na nasa kamilang linya. Na makarating sa 10th floor, mas nakita pa niya ang maraming empleyado na bigay todo naman talaga sa costumes. Muntikan pa siyang matalisod sa mga hallway na may naka-apak sa mahabang rayline ng wedding gown na suot niya. Tala! Tala! Natigil siya sa paglalakad na may dumaan na higante gagamba sa kanyang harapan. Mabilis itong tumakbo patungong kalansay sa kanya. It's me, Lay! Ano itong suot ng black leotard and ties at may kinalansay na paa? Oh, buong gang costume ah. Pinagmasa ni Lay ang buong kasuotan ni Tala. Yeah, but I like hers better. Like a bride. Bride of Chucky? Hindi, si Camila ng The Killer Bride. Tugon niya sa baybawi sa malaking belo. Cool! Si Mela? Talong niya na mapansin na wala ito sa paligid. Suminghap si Lay at may biglang itinuro. There she is! Luminga siya at silundalang tingin ang tinuturo nito. Tumambad sa kanyang kaibigan niyang mangkukulam, naratang kalalabas ng elevator. Halatang hirap ito sa paglalakad. Paano ba naman kasi may bitbit itong isang malaking kawali? Malaki ang ngisi nito nang matanong nito si Natala sa kanilang kinatatayuan. Pahirapan siya nitong humahakbang patungo sa kanila. Ba't hindi walis ang dinala mo? May pagtataka niyang tanong sa matalik na kaibigan. Ay sus, nang maiba naman. Ang dami kayong witch dito na kung pagsasamasamahin ng walis, nadala ay wala ng polusyon sa buong Pilipinas. Mas maigi na yung mag-stand out. Kung hindi ka pa talaga mag-stand out din, aba ewan ko na lang. Tugon niya sabay turo sa kawali nito. Pa ito habang marahang umiling. Wala talagang lalaki magpapakasal sa'yo sa suot mo na yan. Hindi na nakatugon pa si Tala dahil sinusundo na sila ni Kamatayan. Ni Perry. Everybody, to the AC now. Remember, always be in character. The choosing committee will be there. 5,000 pesos cash prizes not to change. Pag-anon siya nito gamit ang tila kulog na boses. Pangkamatayan talaga. Nasa first floor ng gusali ang activity center ng kumpanya. Talaga namang siksikin sila sa loob. Mayroong mga pakpak na nabali. Halos hindi maisara ang elevator dahil sa nakaipit na galamay ng gagamba na si Tonyo pala. Matapos ma-resolve ang crisis, gumana na rin sa wakas ang elevator at pumanaog na ito. Pagpasok nila ng activity center, kapansin-pansin na nababalot ng mga agyo ang buong paligid. Marami rin mga bungo na nakasampa sa may gilid. Mapapansin din ang mga kandila na nakatirik sa may stage. Naghanap sila ng pwesto sa gilid. Agad naman sila nakahanap at mainam din ang lokasyon nito dahil nasarap to na entablado. Is that Cheryl? Anile. Sabay silang napalingan ni Mela. Bumagsak na nilang mga panga nang tumambad na nakamura at panty lang na itim na sa Cheryl. Nang mahagilap niya kami sila nito, sa kanilang kinatatayuan ay agad itong lumapit sa gawin nila. Ala Catwoman pang paglalakad nito. Hey girls! Pagbati ni Cheryl na makarating sa kanilang kinatatayuan. Napa-sign of the cross si Mela habang tinitingnan ang suot nito. Sus Mariosep asin, kitang-kita ko na talagang maitim mong budi. Inarapan lang ni Cheryl ang komento ni Mela. Nakatoon kay Talang atensya nito. Pinasadahan nito si Tala ng matalay na tingin mula ulo hanggang paa. I like your wedding gown, Tala. Sino ka? Babaeng iniwan sa altar? Killer bride? Wala sa sariling tugon ni Tala. Ginalan tingin sa mong paligid. Di niya pa naaaninig si Dylan. Baka naman wala tong balak na umaten. Pero napaka-imposible naman yata. Farewell party niya rin kaya to. Kaloka naman talaga. Grabe feeling niya siguro maganda siya. Hindi niya na namamalayan kung ano o sinong pinag-uusapan ng mga kaibigan niya. Napatili na lang siya sa gulat nang may mabuhok na biglang kumalabit sa kanya galing likod. Maligno! Hiyaw niya. Napakamot sa mahaba nitong buhok ang maligno. Tala ako to, si Kevin. Kevin and chat support? Biglang sabad ni Mela sa gilid. Tumango ang maligno. Napanunok siya dahil sa kaba na baka mabisa siya ni Mela sa kanyang pinagsinungaling tungkol sa pakikipaglambanog dito. Kevin, ikaw pala. Pasensya ka na tikita agad na amoy. Nakilala. Halika nga rito sandali sa sulok at na makapag-usap tayo. Hindi niya nahinintay ang tugon nito at hinila niya na ito sa may gilid na may nakangising bungo. Napasilap si Tala kay Mela na sumunod ng magpagdudang tingin habang nakataas ang kilay. Bakit ba hindi mo sinasagot ang mga text ko sa'yo, Tala? Untag ni Kevin na may tunog pagtatampo ang boses. Iwala kasi akong load eh, pasensya na. Nag-chat ako sa'yo sa messenger. Pwede ka na ba mag-free data? Ah, okay, sige.
Gusto mo bang kulan kita ng maiinom? May mahahalin yata silang wine dito. Sige, teka muna. May ibang ideyang naiisip si Tala. Iba ang gusto ko. Parang magsusgusto kong uminom ng sparkling water sa may 14th floor. Pakagiwa ko nun. Ha? Meron namang sparkling water dito eh. Bakit sa 14th floor pa ang layo? Mas gusto kong lasa ng tubig nila noon. Sibat na. Eh este, ingat ka. Utos si Tala sabay tulak sa nakangusong si Kevin. Nang may dispatcha niya ito, isa ka pa lang siya bumalik sa kinaroonin ni Namela. Tinabig niya ang kawanin itong nasa sahig at tumayo sa gawing kanan ng kaibigan. Saan papunta yung si Kevin mo? Tanong ni Mela. Sa banyo, taing-taing na raw siya. Pagsinungaling ni Tala. Oh my God! Bulalas ni Lane na may sinusundan ang tingin. Napalingon siya kasabay ni Namela, Mela at Cheryl. Nahagip ng paningin niya si Dylan Smith. Nakatayo ito sa gilid ng pinto at parang natatawa sa kausap itong supervisor ng ibang departamento. Ngunit hindi ito isang vampira. Nakasuot sa dila ng sombrero at t-shirt na gray, bakat na bakat ang hubog ng katawan. Samantalang sa pang-ibaba naman ay maong nakupas at may butas pa sa may tuhod. Nakaka-cowboy boots din ito. Dinig na dinig ni Tala ang sabay na paglagok ng laway ng tatlo niyang mga kasama. Diyos ko, nasa na ba yung kanin? Usal ni Mela. Ang hot niya. Pwede na rin kahit hindi siya si Edward ko. Ungol naman ni Cheryl. Shit, he's coming over. Marahas na bulong ni Lane. Dali-dali nilang nainayos ang kanyang sarili sa mga parang walang nangyari. Are you girls enjoying the party? Nakangiting talong ni Dylan na makatayo na ito sa kanilang harapan. Mabilis na tango lang na may halong ngiting hanggang tenga ang naging tugon ng tatlo. Nang mapunan ni Tala na napabina ang mga kaibigan niya, siya na lang ang nagsalita. Yes, of course. It's a great party. How about you? Oh, I can't complain. Ngumiti man ito'y puna niya ang pagiging pilit nito. Dev, Jack, I want. Tala, ilo tubig mo. Pagpuputol sa kanya ng kapos sa hiningang si Kevin. Halos may isubsob na nito ang hawak-hawak na baso sa mukha ni Tala. Upang hindi naman tumagbukan tanga habang iniahandog ang baso ng tubig, tinanggap na ito ni Tala at nilagok ng mabilis. Nagulat siya na napatingala na pala ito kay Dylan. Bigla nitong nilahad ang palad. Hi sir, I'm Kevin Tot from Chat Support. How are you doing, Kevin? Magalang ang tugon ni Dylan sabay tanggap sa kamay nito. I'm a big fan of yours, sir. Are you friends with Tala then? Actually, I'm hoping to be more than that, sir. Mayabang namang sagot ni Kevin. Nanliit ang mga mata ni Dylan. Marahang binaling ang tingin kay Tala. You sure have a lot of admirers, Tala? Anito habang nakatingin siya. Hindi naman nakatimik si Tala sa kanyang kinatatayuan. Makalipas ang ilang sandali, tinapik ito sa balikat ni Perry at may binulong. Tumango si Dylan habang nakikinig at nang matapos, muli itong tinuna ang tensyon sa kanila. I guess I've got to go meet the others. It was nice to meet you, Kevin. Bye, ladies. Magpapaalam ni Dylan sa grupo. Samantalang si Kevin umalis na rin. Hay naku, sa tingin niyo ba aalis na yung papunta ng New York? Tanong ni Mela. Kumunot ang noon ni Lay. Who? Si Kevin? Narinig kong sabi ni Patis bukas ng umaga para mong alis na Jack. Balik normal na naman sa office. Wala nang pogi. I agree. Anyways, kuha tayo ng cocktail na maiinom. Sambit naman ni Tala. Hindi niya maipaliwanag pero gusto niyang iwasan ang usapan tungkol kay Dylan. Makalipas ang ilang oras na mataan niya ulit sa Dylan, kasamang iilang supervisors. Ngunit hindi na ito muling namamit pa sa kanila. Medyo naiinis si Tala sa inaasa ni Dylan. Aalis na ito papuntang New York bukas pero hindi man lang ito nagpapasalamat sa pagtulong niya. At ano yung kanina? Na makarating na si Dylan ng apartment, agad siya nagpaalam kay Lay at Melay kahit na hindi naman ito namalayan na lumihilig na ang dalawa sa may backseat. Day off niya naman bukas kaya mahaba-haba ang ilalagay niya sa kama. Kinaba niya ang cellphone habang nakapikit pa ang dalawa niyang mga mata. Hello? Malat ang boss tagon ni Tala sa kabilang linya. Tala? Liza Sumirano po. Bakit umaaga kayo napatawag tang? Pagbibiro niya pa. Alas 11 na anak. Napadilat siyang bigla at napabalikwas ng pangon. Naupo siya sa dulo ng kama hindi dahil natataranta siya sa ligda oras kundi dahil sa mga yakyak na boss ng kanyang tatang sa kabilang linya. Tang, ano pong problema? Hikbi lang nitong narinig niya sa kabilang linya. Tang? Umusbong matinding pag-aalala sa damdamin ni Tala. Tala, ang lolo husi mo. Wala nang lolo husi mo. Dinagana ng 10-wheeler truck. Ito ang pakiramdam ni Tala habang wala sa sarili na kasakay sa bus, pauwi ng Kalamba. Wala nga siyang ni isang bitbit na dala maliban sa maliit na sling bag. Matapos kasi ang tawag ng kanyang tatang, manhid siyang naligo, nagbihis at umalis ang apartment. Wala na si Lolo Jose. Ito lang paulit-ulit na mantra ng isipan niya. Naghahangad na sana'y mabago at masamang panaginip lamang ang lahat. Sa sakit, hindi yan na namalayan na nasa terminal na pala siya. Matapos sa minto ng bus, ay bumaba na siya.
Naghintay siya ng taxing masasakyan sa may kanto. Nang may taxing huminto sa tapat, wala siyang imik na pumasa sa loob. Pagkatapos mapoy walang kabuy-buhay niya nang sinabi sa driver ang kanyang address. Nang makarating sa bahay, pansin niya ang kanilang mga kapitbahay sa loob ng gate. Hindi niya naramdaman ang pag-apak ng mga paa niya sa lupa papasok ng gate. Mistulat siya nakalutang sa ere. Mabilis bumaling ang atensyon ng lahat sa kanya. Napuna niya nakabibinging katahimikan at bakas sa mga mukha ng kanyang mga kapitbahay ang habag at pakikidalamhati. Alam na mga ito kung gaano siya kalapit sa kanyang Lolo Jose. Hindi niya ininda ang mga tingin nito at agad pumasok sa may sala. Doon na tumambad sa kanyang ama na nakayukong nakaupo sa may itim na plastic na silya. Hinihima si Aling Gloria ang likod nito. Bigla nitong iniangat ang tingin at nakita siya. Mas lalo pa itong humagulhol ng iyak kaya naman mabilis sa lalapitan at niyakapitala ang kanyang tatang na rockstar na ngayon ay mistulang bata. Tala, tala, ikbi nito. Alam ko, tang, alam ko. Alo niya sa ama. Pilit niyang binigyan ng ngiti si Aling Gloria. Salamat ho. Tinapik ni Aling Gloria ang kamay ni Tala na nakayakpa sa kanyang tatay at malungkot siyang nitian. Nakikiramay ako, iha. Malayan na sinabi ng ana sa kanya. Tumango lang si Tala at tumalis na rin to upang mabigyan na sila ng kanyang tatang ng privacy. Umupo siya sa kinopo ni Aling Gloria kanina. Nang naging medyo kalmado ng kanyang ama, muli ito nagsalita. Mapayapang pagpano ng Lolo Jose mo. Gigisingin ko sana siya kaninang umaga, pero hindi niya ako tinugon pa. Maski sa pagpanaw niya, ayaw niya pa rin na makabala. Sa huli, nabasag ang boses na pilit itong pinapatatag. Tumango lang si Tala at ngayon nakatingin lang sila sa harapan ng kabaong ni Lolo Jose. Alam mo ba kung anong pinag-usapan namin kagabi? Tiningnan niya lang na may bahay na luhang mukha ng kanyang tatang. Nagpatuloy naman to sa pagsasalita. Pinag-usapan namin ang nanang mo. Sabi niya kamukha ka raw niya. Sabi niya baka hindi ka na raw niya matupad ang pangako niya sa iyo. Ihatid ka sa altar. Ang tagal mo raw kasi. Tuluyan ang umagos ng luha mula sa mga mata ni Tala. Kailan naman niya ang sarili? Ngayon pa ba siya magbe-breakdown? Ngayon kung kailan kailangan siya ng kanyang tatang? Kailan niya maging malakas para sa tatang niya? Tumayo siya at pinagbasan si Lolo Jose sa loob ng kabaong. Suot itong paborito nitong polo at itim na slacks. Hawak ito sa dalawang kamay ang ginawang isda ni Tala gamit ang kahoy. Binigay niya ito sa matanda matapos siyang regaluhan ito ng jeep na ginawa na nito mula sa kahoy na hanggang ngayon nasa apartment pa ni Tala. Payapang mukha ng kanyang Lolo Jose. Walang bahid ng paghihirap at medyo gumana rin ang pakiramdam niya. Habang iniisip na kung nasa man ito ngayon, alam niyang mapayapan ito at wala ng sakit na mararanasan pa.